Magandang gabi, Kasindakers. Ito ang bukod-tanging Science of Paranormal Radio Show na katuwang nyo sa pagsaliksik at pagtuklas sa mga kababalaghan at sindak na ating nararanasan. Ito rin ang programang panghas sa pagbubulgar ng mga secret society na pilit nagpapaikot sa buhay ng mga tao sa mundo. Salamat sa lagi niyong pagsama kay na Benji Felipe at Derek Cacho at sa ating guru na si Adam Reyes sa paghahatid namin ng mga kasindak-sindak ng mga kwento, world conspiracies at pagsagot sa tanong niyo ukol sa panaginip at kababalaghan. Mamaya, ang Linggo ang horoscope, ihatid sa inyo ni Dea. At maraming lilinawin si Adam pero hihingi na ako ng paumanhin, binago na naman ng Facebook ang kanilang format, nahihirapan na naman akong tingnan ang inyong mga mensahe. Aaralin ko pa, pasensya na. Kanina ko pa ginagalaw habang tinutugtog ng pletoryo yung kanta nila eh. Hindi ko maalaman kung bakit binago ng Facebook. Nahihirapan ako. Mamaya tutulungan ako ni Res hanapin yung mga messages nyo. Ha? Makukuha din namin yan. Relax lang kayo. Ang ating Facebook page ay facebook.com/kasindak at i-like, i-follow, i-share para lahat ng mga kasindakers mapapakinggan tayo. Pagkatapos lang nito, agad naming ini-upload youtube.com/kasindaksindakofficial. Ha? Hanapin nyo lang youtube.com/kasindaksindakofficial. Gaya ng dati, bago tayo pumasok sa mundo ng paranormal at supernatural, kailangan nating magdasal. Makapangyarihang Diyos, paglinawin po lagi ninyo ang puso at isip ng aming tagapakinig at lagi niyo po kaming bigyan ng tamang senyales upang wasto ang aming pananaliksik. Ibigay niyo ang dunong para tama ang aming impormasyon at hinihingi namin na sana tuluyan na po magkaroon ng gamot laban sa COVID para maibsan ang hirap ng mundo. Salamat sa biyaya sa araw-araw at sa patuloy ninyong pag-abay sa sangkatauhan magkakaiba man ang paniniwala naming pangrelihiyon. Lahat po kami ay mga anak ninyo at ililigtas niyo po kami sa COVID-19. Amen. Salamat sa Plitora sa ginawa nilang awit na kasindak-sindak sa pangunguna ni Ferdy Gomez. Sa lahat ng mga taga 13 Martires at Indang, ingat kayo dyan. Happy listening kay Malik Asilo, Mami Evelyn Mijares, Daddy June, Ate Malen, si Malu Mamorno at Pern Asilo. Sa mga maaagang nagpapabati sa atin, hi daw kay Adam at kinukumusta ka Adam nitong kaibigan nating si Ramelin Celestial. Be safe daw. Sabi ni Gilbert Salinas, Sir Adam Reyes, my favorite paranormal investigator dahil siya lang ang bukod-tanging paranormal investigator na hindi naniniwala agad sa kababalaghan. Iniimbestigahan niya muna at gumagamit ng science, hindi tulad ng iba, may kumaluskus lang, may multo na agad. Sir Adam, sana magpagaling kayo. Thank you, Gilbert. At dinagdag pa ni Gilbert, sabi niya, si Luis Tarok, hindi man siya kilala na katulad ni Andres Bonifacio pero siguradong malaki ang ambag niya sa pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa mga mayayamang mapang-abuso. Salamat po kasindak-sindak, kaway-kaway sa mga kasindakers. Thanks po. Thank you sa iyo Gilbert Salinas at sa Salinas family. Sabi ni Aldrin, janitor pa lang ako sa ospital, nakikinig na ako sa inyo habang nasa ship, habang natatakot ako sa paglakad sa mga ward. Ngayon 10 years ang nakalipas, I'm still listening while work from home. Thanks kasindak-sindak sa mga gabing kaabang-abang. God bless Sir Benji at Ma'am Dea at sa bumubuo ng programa. Thank you, Aldrin. Sabi ni DJ Valderrama Agustin, hindi din po yan sa China yung ginto, sa Pilipinas galing. Itong bansa na ito ang land of gold sa kasaysayan
kahit ang ating mga ninuno ang nagsasabi na dito galing yan. Well, ang akin pong isinalaysay na ginto ni Yamashita batay ho sa pagsasaliksik ng malaliman ng History Channel, ito ay galing sa China. Pero kung si DJ Bardlerama ay merong kaalaman na ang mga ginto ng China nung unang panahon ay kinuha rin sa Pilipinas, magandang ipadala mo yan sa amin, DJ, para dugtungan natin ng paatras pa ang kasaysayan. Kasi mahirap sabihing sinabi ng mga ninuno na walang saliksik. Pero kung meron, maganda po yan at makakatulong tayo sa ating paglalahad. Maraming salamat po, Mr. DJ. Sabi ni John Tin, avid fan ako since 2014. Salamat. Sabi ni John Paul Justiniano, sa mga kasindakers, mapayapa at masayang gabi sa ating lahat. Sir Benz, Ma'am Dea at Sir Adam, God bless po. Thank you sa maraming mga pag-shout out po sa amin, sabi niya. Siyempre, hindi ko kayo pa pwedeng deadmahin pag nagpapa-shout out ko. Ganun talaga, di ba? Magkakasama tayo lahat eh. Sabi ni Rodel Lumonte, excited na naman kami makinig, Sir Benz. Thank you. Sabi ni Mitch Aburgar, good evening po. Good evening din sa iyo at sa inyong pamilya. Sabi ni Jomar Bindingko Dison, Sir Benji and Ma'am Dea, patapik ang kwento about Ed and Lorraine Warren. Sila po ay demonologists. Totoo ba ang kanilang documentary about sa mga gamit na may kumukuha at pinaniniwala ang may connection sa paranormal? Pati ang hinahawakan nilang kaso about paranormal, napanood ko yung last ng movie na base sa kanilang karanasan bilang demonologist at tumutulong sa mga tao na nakakaranas ng kababalagan. Salamat po. Panoorin nga natin to. Sabi ni Joe Marvin, ngayon ay nasa Luying, Tainan, Taiwan siya at lagi siyang nakikinig sayang. Gusto ko sanang balik-balikan ang mga dati niyong kwento kaya lang nawala sa YouTube dahil sa kawalang hiyaan ko naman nang gumamit sa inyo ng walang paalam, more power. Oo nga, hindi ba leo, hindi niya na ho tayo kinukuhanan ng ano, huwag na tayo magalit sa kanya. Hindi niya na ho tayo kinukuhanan. Gagawa namin ng paraang maibalik lahat ng laman. Hinahanap ko pa yung lumang file ko, Joe Marvin. Thank you. Sabi ni Mercenary, patapik ang Anunnaki. Alam mo, pag tinapik namin itong Chariots of the Gods, the Eric Von Daniken, merong bahagi doon na tinalaka yung Anunnaki na ipangako namin na uunahin namin si Eric Von Daniken pagkatapos ng Luis Tarok. So, maghintay-hintay ka ng konti, Mr. Mercenary. At nakatutok din si Danica Rose Soriano Bukirin, Maria Villanueva, Daniel Castro, MJBCR, Dane Darwin, J. As Rojo, The Bert Ching, Piccolo Crinin, and NJ Adona, Michael Tan, Sara Acosta, at June Perez. Okay, mamaya, mag-shoutout pa ulit tayo. Pag nakuha ko na yung tamang paggamit ng bagong FB na nalilito pa rin ako, at narito po ang mga dapat ninyong abangan ngayong gabi. Ang pagpapatuloy sa talambuhay ni Luis Tarok, pinuno ng hukbong bayan laban sa Hapon. Bakit inilaglag ng Amerika ang hukbalhap na pinakinabangan nila? Papaksain ang bahay sa London na pinamugaran ng poltergeist ang tabayanan. Ang totoong pinominon ukol sa poltergeist, ilalahad ni Adam Reyes, ang mga bangkay na binubuhay, ugat ng pagsilang sa karakter ng nobelang Frankenstein, ang kasindak-sindak na kwento ihahatid mamaya. Pang-amoy ng aso, nakaka-detect nga ba ng COVID-19? Abangan. Uso rin ang social distancing sa mga hayop. Bakit? Alamin ang detalye. Magnetic field ng planet Earth na gumagalaw at paiba-iba ang higop. Paano makakaapekto sa travel ng tao sa outer space at sa forma ng ating planeta? Iuulat. At itinanong ko sa guro nating si Adam Reyes, paano nabuo ni Dan Brown ang Da Vinci Code? Ano ang mga bagay na dapat nating malaman sa pinaksang mga karakter sa aklat? Tatalakayin mamaya ni Adam. Lahat ng tanong niyo ukol sa panaginip at kababalagan iisa-isahin at ang inaabangang linggo ang horoscope ihatid mamaya lamang.
Totoo ba ang naganap na kababalaghan sa Tinagore ang Enfield Poltergeist? Ito ang nakamamanghang kwento ng 11-anyos na babae sa London na may mga larawan ng sinasabing levitation o paglutang sa hangin. Mayroon ding mga kumakalat na boses na parang galing sa ilalim ng lupa. At nagkukwento siya kung ano ang sani ng kanyang kamatayan at kung bakit hindi siya nakikita ng mga tao dahil isa na lamang siyang kaluluwa. Ang sabi ng kaluluwa daw na lumutang, "Just before I died, I went blind and then I had an hemorrhage and I fell asleep and I died in the chair in the corner downstairs." Ganito raw ang boses ng lalaki na nagpakilalang kaluluwa ni Bill Wilkins na namatay sa Enfield, North London noong dekada 70. Sinasabi na si Janet Hudson, ng 11-anyos na bata sa London, ay naposes ng kaluluwa ni Bill. Marami ang nalito kung ang kwentong ito ay totoo. Mayroon kasing pinag-uusapan na levitation. May mga appliances sa bahay na lumilipad. May malalamig na simoy ng hangin na bigla na lang dumarating. May lumilitaw na tubig sa sahig at may mga graffiti na nahuhulog. Minsan, mayroon pang sumiklab na posporo at lumikha ng apoy. Ang lahat ito'y ibinibintang sa kaluluwang binansagang poltergeist. 30 ang naging saksi na magtutungo sa mga bahay ng mga Hodgson sa kwento. Isa rito ang policewoman na nagsalaysay sa kanyang affidavit na nakita niya na kusang gumagalaw ang isang silya sa bahay. Nagsimula ang kwento noong 1977. Si Peggy Hodgson ay single mother ng apat niyang anak na sina Margaret, 12 years old, Janet, 11 years old, Johnny, 10 years old, at Billy, 7 years old. Noong August 30, 1977, papatulog na si Peggy nang marinig niya ang reklamo ng anak na si Janet na ang kama niya at ang kama ng kapatid niyang lalaki ay umuuga. Pinagalitan ni Peggy ang anak at pinagbawalang huwag manakot. Pero sa sumunod na gabi, mas nakagigimbal ang naganap. Nakarinig si Peggy ng lagapak sa kwarto ng mga anak. Pinuntahan niya ang mga ito at pinagsabihang tumahimik. Pero ang totoo, bago siya pumasok sa kwarto ng mga anak, napansin ni Peggy gumagalaw ang isang drawer sa labas ng pinto. Itinulak niya pero parang may puwersang tumulak pabalik na gustong humarang sa pintuan. Ang wari niya ayaw siyang papasukin sa kwarto ng mga anak. Sa kwento ng anak niya si Margaret, may mga maliliit na tinig silang naririnig at hindi sila nakakatulog dahil sa takot. Kaya humingi sila ng tulong sa mga kapitbahay. Isa sa mga dumulog ay si Vic Nottingham. Pumunta ito sa kanilang bahay at ang sabi, "May kumakalampag sa dingding ng bahay, may tumutunog sa kisame, may gulong nagaganap sa loob ng kwarto ng magkakapatid at siya'y nasindak." Mula noon, sinasabing ang 11-anyos na si Janet ang lubhang ginugulo ng poltergeist. Kaya tumawag sila ng pulis, si Carolyn Hips, at ito nga nagsabi na mayroon siyang nakitang gumalaw na silya. Tiningnan niya kung may tali, wala naman. Umalis ang policewoman dahil, sabi niya, hindi naman daw trabaho ng pulis yung pinagagawa sa kanya. Sabi niya, wala namang nanloob para lumabag sa batas kontra sa pamilya. Kinaumagahan, nagpatawag ng media ang pamilya para idokumento ang kababalaghan. Ang ibang pangyayari ay nakunan daw ng kamera. Nakita raw nila na si Janet parang inihagis ng kung sino man pabalibag sa kanyang kwarto. Ang taga-BBC na nagtungo roon, hindi naman naipalabas ang kanilang footage dahil ang tape nila misteryosong napilipit at nabura ang mga nakunan nilang pangyayari noong i-air na. Hanggang nagtawag na ang pamilya ng poltergeist expert na sumulat naman ng libro tungkol sa kababalaghan daw sa bahay ng mga Hudson. Ang sabi ng ekspertong si Maurice Grozzi, isa sa poltergeist na nagtungo ron, "When I first got there, nothing happened for a while. Then I experienced Lego pieces flying across the room and marbles, and the extraordinary thing was
When you picked them up, they were hot. I was standing in the kitchen and a t-shirt left off the table and flew into the other side of the room while I was standing by it. Minsan pang dumalo si Maurice sa bahay at nakita niyang sumisigaw ang anak ni Peggy. May humahawak daw sa kanyang binti. Nang lapitan niya at hilain ang bata, nakita niyang tila may puwersang humahawak nga sa binti nito bumabaon sa laman. Invisible hands, sabi niya. Hanggang nakikita na ng pamilya na si Janet ay kusang lumulutang sa ere, nagle-levitate. Sa isang panayam, sinabi ni Janice na it didn't want to hurt us. It had died there and wanted to be at rest. The only way it could communicate was through me and my sister. Pero may mga nagdududa sa kwentong ito. Inamin kasi ni Janet noong 1980 sa isang interview na pinege nila ang ilang kababalaghan para malaman kung kaya bang hulihin ang kalokohan nila ng mga poltergeist expert. Si Janice ay gym na sa school kaya ang sinasabi ng ilang eksperto sa photography ay kusi siyang tumatalon at kinukuna ng picture habang nasa ere. Ito ang sinasabing levitation. Kung pag-aaralan daw ang kanyang muscle sa picture, contracted ang muscle na ibig sabihin nasa motion siya ng pagtalon. Si Margaret naman ay ventriloquist o yung nakakapagsalita na hindi gumagalaw ang bibig. Tulad ng mga puppet show na may hawak na puppet, inaakala ng mga bata na puppet ang nagsasalita. Pero ang totoo, sanay siya sa ventriloquist. Hinihinalang nagagaya niya ang boses ng namatay na si Bill dahil sanay nga siya sa pag-iba-iba ng boses. Pero sinabi ng magkapatid na ang pinigay lang din ang pinomena sa bahay nila noong mga bata pa sila ay 2% ng kabuuang kababalaghan. Kaya itinuturing pa rin nilang traumatic ang pangyayari. Sinisisi nila ang paglaro nila ng Ouija. Naglaro daw sila ng Ouija bago nagsimula ang sinasabi nilang mga kababalaghan. Dahil din sa pangyayaring yun, nabuli ng todo ang magkapatid sa kanilang eskwelahan. They called me ghost girl and put crane flies down my back, sabi ni Janice. It was hard. I had a short spell in the Maudsley Psychiatric Hospital in London where they stuck electrodes on my head, but the tests proved normal. Dagdag pa niya. Pero ang limitation ay sinabi ni Janet na totoo. Kasi minsan ay nakalutang siya habang pumupulupot ang isang kumot sa kanya at ang kanyang inang si Peggy ang nanlaban para hindi siya tuloy mapulupotan ng kumot. The man who spoke through me, Bill, seemed angry because we were in his house, sabi pa ng bata. Ang kapatid naman niyang lalaki ay nabuli rin at minsan ay tinawag na freak boy from the ghost house at tinuduraan ng mga tao kapag naglalakad sa kalsada. Pilit nilang kinalimutan ng pangyayari kasi ang pakiramdam nila ay naggamit ng media ang kanilang ina kaya maraming libro ang naisulat tungkol sa kanila. Hanggang sa namatay sa edad na 14 ang kapatid niyang si Johnny dahil nagka-cancer. Namatay rin ang ina nilang si Peggy noong 2003. Maaga nag-asawa si Janet sa edad na 16 at namatay ang anak niya sa edad na 2 years old. Dalawang taong gulang namatay sa bangungot ang sabi nila. Naniniwala si Janet, may sumpa ang poltergeist at hindi raw totoong pinike nila ang buong pangyayari dahil sa kagustuhan kumita lang sila ng pera. Noong umalis na sila magkakapatid sa bahay at mag-isang nanirahan ang kanilang ina doon, naabutan na rin ang kamatayan. Sinubukang tumira ng isa niyang kapatid na may pamilya na sa dating bahay pero hindi rin sila nagtagal. Meron pa rin daw ng paparamdam. Ngayon ay may ibang pamilya nang umuupa sa bahay. Ang sabi ng ina ng mga bagong lipat, hindi niya pinaalam sa kanyang mga anak ang kwento ng poltergeist sa bahay para hindi matakot ang kanyang mga anak. Pero ang kabilin-bilinan ni Janet na ngayon ay 50 anyos na, huwag hayaang ang mga bata ay maglalaro ng Ouija boards. Hindi rin magaganap ang karanasan lang kasindak-sindak kung hindi dahil sa Ouija board.
Alamin natin kay Adam, ano ba talaga ang totoong nangyayari kapag ka mayroong sinasabing poltergeist? Adam, ano ba ito? Poltergeist is basically a German word, no? It's a compound word, polter, meaning noisy or rowdy. Geist, meaning ghost. So, technically, a poltergeist is reportedly and supposedly a noisy or a rather seemingly noisy or rowdy or magulo na multo. However, up to this date, we have yet to actually encounter an actual poltergeist that didn't turn out to have or need what's referred to as a poltergeist focus. Kapag sinabing poltergeist focus, basically you're talking normally about a female child who is exhibiting their psychokinetic potential. Bakit normally babae yung bata? Kasi yung species, yung female species of the human race is genetically superior. They are basically capable of multitasking. Their peripheral nervous systems are more developed or more advanced in as much as they have redundancies, and they pretty much produce in more internal bioelectricity compared to the typical male. Now, yung PK na kung tawagin or yung psychokinesis, ito yung abilidad ng bata, no, na magpagalaw ng mga bagay habang kumbaga nag-unleash siya ng excess na energy. This normally happens kapag yung bata natutulog, lalong-lalo na kapag yung bata nagkakaroon ng nightmare. Kasi normally when the child is awake, yung conscious mind niya is distracted by a lot of things. Pero once the child falls asleep, the subconscious mind and the excess energies being produced by the body of the child, doon siya nagmamanifest. So ang nangyari is nagtatalsikan yung mga bagay, yung mga gamit, mayroong mga lumilipad ng mga items dun sa bahay. So, hindi ibig sabihin na porket poltergeist automatically multo. No. Chances are, meron niyang palaging isang bata na kung tawagin poltergeist focus, na siya actually ang naging sanhi or dahilan kung bakit nagtatalsikan or nagkakalampagan lahat ng mga bagay dun sa loob ng bahay. Normally, this would also be further more indicative, possibly, of the child having some form of trauma or very intense fear, which is only unleashed during the dream state. So, the first thing I would check kung merong report, yung na-report, no, na poltergeist sa isang lugar, is to rule out the possibility na merong poltergeist focus, particularly bata, na normally batang babae. Thank you so much, Adam, sa inyong paliwanag. Mula sa isang ayaw magpakilala, huwag niyo pong banggitin ang pangalan ko. Hindi ko alam kung naniniwala kayo, pero I have a gift of tongue. Sabihin na natin kapag nagalit ako at may kasalanan ng tao, siya ay nagkakasakit o kaya namamatay. Naku, alam ni Adam ang sagot dyan, pero hindi ko na ihabol tong tanong mo. Yung pangalawang tanong mo, may sagot si Adam. I love your program. Ang dami ko sa inyo natutunan. Sana huwag kayong mawawala ang programang kasindak-sindak o iyang may nagmamasid. Ang dami yung tao namumulat. Sana marami pa ang tagapakinig sa inyo para maraming tao pa ang mamulat sa maraming bagay sa mundo natin at sa mundo ng paranormal. Thank you so much, si MB. No? May tanong siya kung paano daw ba ang regression. Alam ko siya yung nagtatanong ng tungkol dito. At sabi ko, papakinggan mo yung unang lecture ni Adam tungkol sa regression. Eto yan eh. Good evening. Past life regression is a very interesting topic. Basically, the process of past life regression involves pretty much hypnosis. The subject is lulled or hypnotized into a very deep trance where they are first brought back to certain time periods in their own actual life here on Earth. And then from that point, they are taken further and further back in time. Yung normal or yung typical na ginagawa ng or sa past life regression, ibabalik ka to the point of your first memory, that is the time inside your mother's womb. And then once you have reached that point in regression, you are pushed further back in time. Now, the current studies on past life regression are hinting at what is referred to as cellular or genetic memory. According to this belief, our cells have a certain memory
which can hint or which may, as others believe, suggest what our past lives could have been. This is what others believe in. Ngayon, the thing about this is, from the point of view of psychology and psychoanalysis, remember, after you reach the age of 4, the typical child already is able to form creative stories. This is done by a means of association. For example, the unicorn is a combination of a horse and basically the horn. So you have different concepts which are being strung together by psychological or mental association. So the belief of psychology in the matter is one of the most comforting moments of any person's life is when they are inside the womb. Now, some psychologists argue further that when people try to regress into their past lives, they end up experiencing what is referred to as a scotomic perception. Kumbaga, yung dito sa scotoma na to, they will end up seeing what they have always wanted to see or what they have always believed subconsciously in their mind to be their past life. I have regressed people in the past. I have regressed also some of my students and a lot of individuals. Some of them have claimed to have had past lives in the cowboy era. Others have claimed to be from other planets where they didn't even have a physical body and simply light. And they experienced like they were floating all across the universe. With regard to this, we have yet to develop the technology to actually falsify these claims, or as we would put it, to verify and to validate these claims if they actually objectively really took place. However, what I would like to share with you is this. The past is already history. The future pretty much has not yet happened, and the future depends on what you do today. The future, furthermore, is ever-changing. So, what I would actually recommend is, even though all of us have pasts and we all face an uncertain future, but the future we want to arrive at is determined rather by what we do today. All you have is the present. The only thing which is certain is what you're doing in the here and the now. So follow your heart, fight for your dreams, because you can turn the future into whatever you want it to be. And the past has already happened. There's pretty much no going back. But you can make a difference if you focus, work hard, and chase your dreams in the present time. If believing that once upon a time, you had a past life where you were truly magnificent or a warrior like Eric the Red, if it will help you make you a better person in the present, then go for it. If, let's say, it will inspire you to even fight for the future and become a much better human being, then I would definitely support that. What counts is what you do in the here and the now. The past is done, the future has yet to come. Your battle is here and now, in the present. Thank you so much, Adam. At may tanong ang Ayari magpakilala. Good day, kasindak-sindak. Sana po mabasa ninyo, huwag niyong sasabihin ang pangalan ko. DRSB ang kanyang initial. Ang kwento ko ay tungkol sa aninong naninirahan sa dati naming lugar. Sa compound namin may naninirahang albular na si Mang Doming. Tuwing nagkakaroon ng karamdaman ang mga taga roon, lalo na ang mga bata, ay dinadala kay Mang Doming. Isang araw, nilagnat ang kinakapatid kong nakababata na si Ian. Nasa 1-year-old siya noon. Dinala siya kay Mang Doming. Ako ay bilang bata, curious sa gagawin ni Mang Doming, kaya sumama ako. Maliit ang bahay ni Mang Doming. Merong altar na puno ng agimat at puon. Kinausap ni Mang Doming ang ina ni Ian at sinabi nitong nilagnat na lang bigla ang bata kahit walang ubo o sipon. Kumuha si Mang Doming ng piraso ng papel at langis. Pinahid nito ang langis sa noo ni Ian na kinortihan ng krus. Ang kasunod ay inilapat nito ang piraso ng papel sa noo ni Ian at hinipan. Lumabas sa papel ang isang imahe nang parang lalaki naka side view at walang buhok. Sabi ni Mang Doming, nais makipaglaro kay Ian nang lumitaw na nilalang. Nilagay ni Mang Doming ang dalawa niyang kamay at sinuksok sa kanyang kilikili at iwinasiwas ang mga ito na parang pakpak ng ibon. Ganun daw ang galaw ng nilalang. Yun ang unang araw na nakita ko ang ganong imahe.
Makalipas ang mahabang panahon at sa hindi inaasang pagkakataon, nakita ko muli ang imahe ng anino. Pero sa pagkakataong ito, hindi na mula sa papel. Gabi na noon at natapos ang pinapanood naming teleserye, inutusan ako ng aking mama na ihanda ang aming higaan sa pagtulog. Dahil maliit pa ako noon, hindi ko kayang buhatin lahat. Kaya pabalik-balik ako ng kwarto, ang una kong kinuha, yung unan bago yung mga sapin. Pagkuha ko ng kutsyon sa tapat ng bintana, may nakita akong anino ng tao, walang buhok, naka-side view. Dumaan ito mula kaliwa pa kanan. Una hindi ko pinansin dahil akala ko may talagang dumaan sa labas ng bahay namin. Pangalawang balik ko, muling dumaan ang anino, pareho din ang direksyon, mula kaliwa pa kanan. Ang mas nakasisindak ay nakita ko itong dumaan sa isa naming bintana sa kanang bahagi ng bahay namin. Ang bahaging yun ng bahay namin ay imposibleng may daraan pa kasi na-demolish na ang bahagi ng aming compound. Napansin ang aking pinsan na kasalukuyang naniniraan sa amin ang pagtataka ko sa aking nakita. Ang sabi niya, nakita mo rin ba yun? Lumipas na naman ang mahabang panahon at lumipat na rin kami ng tinitirhan. Grade 4 ako noon. Pang umaga ang aking pasok. Ginigising ako ng 5:30 a.m. para maligo. Ang banyo namin nasa kanang bahagi ng sala pero malawak po yung sala. Naliligo ako, pinatay ng mama ko ang ilaw at yung mga kapatid ko kasi tanghali pa ang pasok. Ayaw ko maistorbo sila. Ayaw din ng mama ko maistorbo sila. So habang naliligo ako, nakabukas ang pinto para mayroong kaunting liwanag. Lumabas si mama para bumili ng pandesal. At naliligo ako, napalingon ako sa labas ng pinto ng banyo. At sa ikatlong pagkakataon at huling pagkakataon po, nakita ko na naman ang anino ng nilalang na naka-side view dumaan sa aming kwarto papuntang sala. 24 years old na po ako ngayon at nakatira na sa Japan. Sana ay hindi ko na makita ang aninong yon. Mayroon akong gustong ipaliwanag sa sinasabing ito ng ating ayaw magpakilalang taga-pakinig. Normally po, yung mga nabubuko naming albularyo, ang papel na malinis, no, may guhit yan ng kandila o kaya ng crayola na puti. No. Siyempre, nakatago yun, hindi mo nakikita, siya may-ari nun. Kapag binasa ng langisang noo ng bata, itatapal niya yung papel doon sa noo para mabasa ng langis. Eh doon ngayon, huhubog ang hugis na iginuhit bago ito basain. Kung ano yung ginuhit niyang hugit, yun ang lalabas. Ito, gumuhit siya ng naka-side view na nilalang at sinabi niya, eh hindi niya naayos yung pagkakaguhit ng pakpak, minuwesta niya na lang na parang lumilipad yun. At doon sa pangalawang pagkakataon na nakita mo yung anino, meron tayong tinatawag na hypnagogia. Ito ang agaw tulog na kumbaga inaanto ka na pero gusto pang gumising. Ang paliwanag ni Adam sa ganitong estado, kaya na ng taong managinip. Pero meron pa siyang obligasyong ginagawa, no? Kagaya mo, naghahakot ka pa ng unan at kumot. Pero tulog na ang subconscious mind mo, kahit gising pa ang conscious mind mo. Kaya kumikilos pa ang iyong physical body. Gusto kong sabihin hypnagogia, ang posibleng dahilan kaya nananaginip ka na naman ng aninong dumaan. Pero kung totoong nakita ng pinsan mo ang anino, aba, ibang usapan yan. Sabi kasi ni Adam, kapag ang isang phenomenon ay nakita ng dalawang tao ng sabay, hindi masasabing na mamalik mata o guni-guni lang ang nakita. Kasi hindi raw pwede magsabay sa parehong estado ang isip o kamalayan ng dalawang tao. Subalit, dahil hindi naman ninyo nalapitan kung sino yung anino, baka magnanakaw nga. Hindi natin agad itinuturing na may naganap na kababalagan kapag hindi mo na-check yung anino, hindi mo pinuntahan sa labas. Sa ikatlong pagkakataon, nakita mo na naman ang anino. Ang isa sa pwedeng i-apply dito, yun na yung fenomeno ng hypnagogia. Gumigising ka ng maaga, tulog pa ang diwa mo, yung subconscious mind mo, gusto ka pang patulugin at nananaginip ka pa, pero obligasyon mong pumasok. Kaya patuloy kang nananaginip habang naliligo. Kaya lumitaw ang anino sa panaginip mo.
Nasa estado ka nung agaw tulog, no? Bakit ba palagi ang anino naka-side view ang nakikita mo? Kung nakikinig si Adam, pwede mo akong i-correct, Adam, ha? Mag-text ka. Baka may impact sa kabataan mo yung albularyo na nagpakita sa'yo ng, sabi, may naglalarong nilalang kay Ian, ano? Kasi parang sa sobrang paniniwala mo sa albularyo, dinala mo yun, eh. Adam, itulungan mo ako magpaliwanag kung meron kang time na makapag-text sa amin. Sasabihin ko sa'yo ngayon, hindi mo na makikita ang anino. Kasi scientific nga ang paliwanag ng lahat, eh. Wala ka na makikita ang anino kundi totoong tao na yan kung nasa Japan ka man. Pero maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Karanasang sumindak sa'yo ng ilang panahon din. Kung meron kayo nakikitang multo o nararamdaman kayong sumasanib sa inyong espiritu o may panaginip kayong kahilahilakbot o nakatanong na kayo ng UFO o inaakala nyo may maligno o duwende sa bahay nyo, ilike nyo ang aming Facebook page, facebook.com/kasindak. Doon pwede kayo magkwento ng karanasang nakasisindak. At yung mga nasa abroad po, ilike nyo youtube.com/kasindaksindakofficial. Doon pwede rin kayo mag-iwan ng inyong mga kwentong kasindak-sindak na gusto nyong ibahagi, o kaya pwede kayo magtanong ng mga panaginip ninyo, sasagutin namin. youtube.com/kasindaksindakofficial. Itong nagdang Sabado, kinalakay natin ang tungkol sa kasunduan ng Hukbalahap at ng Amerika para manaig ang US laban sa Japanese forces. Pero may mga taksil pa rin, at ang Amerika mismo ang nagpahamak sa mga Pilipino sa ikalawang digmaang pandaigdig laban sa mga Hapon. Ang pagpasok ng mga Hapon sa ating bansa ay naging daan para din samantalahin ng mga galamay ng fasista ang pagsupil sa mga miyembro ng Socialist at Communist Party na kinasasapian ng labor unions na itinatag ni Luis Taruk. Habang may tunggalian sa pagitan ng Amerika at ng Hapon, nagpatuloy ang tunggalian sa pagitan ng mga kapitalista at mga manggagawa sa ikalawang digmaang pandaigdig. Noong kasagsagan ng paglusob ng mga Hapon sa Pilipinas, may mga nagsabi kay Luis na umalis na siya sa Pilipinas dahil may mga Hudas na gustong umaresto sa kanya. Ang mga Hudas na ito ay kumakampi sa mga Hapon. Si Luis ay potensyal na kalaban ng mga Hapon. Isa sa kilalang communist leader na kaalyado ni Luis ay si Agapito del Rosario. Sabi ni Agapito, "Long after a successful invasion by the Japanese and long after reactionary Filipino leaders had stabbed the United States in the back, the members of the labor movement would go on fighting loyally on the side of the United States in the common struggle." Naniniwala si Luis na magkakatotoo ang pahayag na ito ni Del Rosario. December 23, may sulat na dumating sa Pampanga para kay Luis. Pinapupunta siya sa Manila para ituloy ang pagtatayo nila ng People's Resistance Group. Habang papunta ng Maynila, nakiangkas lang siya sa isang sasakyan at sa biyahe nakikita niya may mga inuhulog na bomba ang mga kalaban sa mga highway. Ang mga sundalo sa Bataan ay umaatras na at ang mga sibilyan ay nagsisilikas papunta sa mga probinsya. Nagkita sina Luis at Don Perico sa Manila. Ipinaalala ng matanda kay Luis ang 12 points na guideline para sa pagtatag ng resistance movement. Inutusan siya ni Don Perico na bumalik sa Central Luzon para simula ng pagtatag ng army, at saka naman dinakip ng mga Hapon si Don Perico dahil sa mga makapili na naghudas
patungkol sa kanyang kinaroroonan. Sumulat si Don Perico kay General Douglas MacArthur para magpadala ng supply na armas sa mga gerilla na itatatag ni Luis. Naniniwala raw si MacArthur na dapat ng bigyan ng supply ng armas sa mga gerilla at siya naman ay may kakayahan sa Commonwealth bilang adviser na humingi ng ganito sa kanilang bansang Amerika. Subalit, walang anumang baril na ipinadala sa atin ang Amerika. Nabigo si MacArthur sa pangako kay Pedro Abad Santos na magbibigay ng suporta sa mga Pilipinong gerilla. Kalaunan, ang military officer na si Terp ay nagpahayag na wala naman daw mensaheng pinadala si MacArthur sa Amerika tungkol sa hiling ni Abad Santos na humingi ng baril. Kaya ang mga Pilipino at mga Amerikano ay bumagsak sa bataan. Pinabayaan sila ng gobyerno ng Amerika at ng gobyerno ng Pilipinas. At wala rin namang nanawagan na ipagpatuloy nila ang pakikipaglaban sa mga Hapon ng panahong yun. Ang tanging sinabi lang ni MacArthur, "I shall return." Sinabi niya sa mga iniwang sundalo na mga Amerikano ang wait. Idiniklara ang Manila na open city. Tumakas si President Quezon at ang kanyang gabinete papunta sa Amerika. Nawala ng gobyerno ang Pilipinas. Doon pumasok ang mga hudas ng mga Pilipinong kapitalista at doon nagsamantala ang mga angkan ng mayayaman. Ito ang binabanggit ni President Rodrigo Duterte na mga sa kanilang panahon ay nagpatuloy ang oligarkiya na nagsimula pa sa pangangamkam sa panahon ng mga Kastila. Nakikipagsabwatan ang oligarkiya sa Japanese Imperial Army para pagsamantalaan lalo ang kabanambayan. Ngunit ang kapalaran ng Pilipinas ay magbabalik sa kamay ng Pilipinong lumalaban. Dito isinilang ang hukbalahap, hukbong bayan laban sa Hapon. Sabi ni Luis, ang tao ay katulad ng dagat. Sa lalim nito, may dakilang daluyong na mamamayani. Hindi nakikita sa Pilipino ang nagpupuyos niyang kalooban. Ngunit kapag nagising siya, bunga ng kaapihan. Isang araw, mayroong bubulwak na tidal wave upang umaklas at lumaban. Sinabi ni Luis na mahigit dalawang ulit ng umaklas at lumaban ang mga Pilipino para matigil ang kanilang kaapihan. Ang masang Pilipino raw ay hindi talaga sumusuko ng basta-basta. Ang pagiging revolusyonaryo raw ay isang diwa na dinadakila ng ating lahi. Ngunit pinipilit daw na ibahin ang imahe ng mga tunay na bayani. Halimbawa, si Jose Rizal, ipinangangalandakan daw ng mga Amerikano na mahusay sa siyensya at mahusay na manunulat. Pero hindi na tinawag si Rizal bilang isang revolutionist. Kaya raw napagtakpan ng pagiging militante ni Rizal na kung tutuusin ayon kay Luis, kasing tapang din naman ni Andres Bonifacio si Jose Rizal. Noong 1942, ayon kay Tarok, bumulwak ang daluyong ng nakatagong nagpupuyos sa damdamin ng mga Pilipino. Kailangan lang naman daw kasing maunawaan ng mga Pilipino noon kung ano ang kanilang kakayahan at nagsimula ang paglaban sa Central Luzon kontra sa mga pasistang Hapon. Hindi ito ordinaryong samahan lamang dahil sila ay matagal ng organisadong manggagawa. Wala pa ang Hapon. Sila ay marunong lumaban sa anumang uri ng laban. Pero ang mga Amerikano na katauhan ni MacArthur ay nagpakalat ng peking pera para ang mga Pilipinong marunong lumaban ay kanilang malinlang at mapahupa ang diwa ng ating pakikibaka. Grabe, no? Gusto ng mga Amerikano na manahimik lang noon ang mga palabang Pilipino. Sabi ni Luis, maraming probinsya sa Pilipinas ang nalinlang ng peking pera ng Amerika at nanahimik nga sila. Pero ang mga revolusyonaryo ng Central Luzon ay hindi nila naloko. Nanghihinayang si Luis dahil kung hindi sinabutahin ng mga Amerikano ang damdamin ng mga Pilipino, dapat hindi lang daw Central Luzon ang nagkaisa noon. At kung ang buong Pilipinas daw ay gumaya sa naging ugali ng mga mandirigma ng Central Luzon, hindi tayo maaapi pagkatapos ng World War II at hindi na sana tayo nagdurusa pa ngayon. Paano ba nagsimula ang pagbuo ng hukbalahap? Abangan sa susunod na Sabado kung paano nagsimulang pagpapatayin ang mga leader ng hukbalahap. Thank you.
Pakinggan po muna natin ang science ni Dea Ricaccio para marami tayong matutunan ng mga bago na namang ulat. Narito na ang science news ngayong gabi. Alam nyo ba na kaya ng mga aso na malaman kung may COVID-19 ang isang tao base sa amoy ng pawis nito? Sa nagdaang mga buwan, ang mga research team sa buong mundo ay nag-train ng mga aso upang makilala nila ang amoy ng novel coronavirus. Ang ilang mga aso ay napakahusay at nakukuha nila ang tamang sagot ng 100% sa loob ng napakaraming mga pagsubok. Just like humans, some dogs are more clever than others. Ito ang sabi ni Dominique Grandin na isang mananaliksik sa National Veterinary School ng France sa Maisons-Alfort. Pinangangasiwaan din niya ang pagsasanay ng French search and rescue dogs na tumutulong sa mga bumbero at mga emergency responders sa Paris. Ang grupo ni Grandin ay kabilang sa mga unang nagpatunay na ang mga aso ay maaaring itrain upang matukoy ang novel coronavirus sa mga nahawaang tao. Simula noong Marso, ang mga researchers na ito ay nangolekta ng mga samples ng pawis mula sa mga kilikili ng mga volunteers. Ang ilan sa mga ito ay may COVID-19, ang ilan naman o ang iba naman ay wala. 8 Belgian Malinois Shepherds ang ginamit sa mga unang pagsusuri. Ang lahat ng mga asong ito ay natutunang makilala ang COVID-19. Sinanay nila sa pamamagitan ng pag-sniff o pag-amoy sa loob ng mga steel cone na nakakabit sa 5 garapon. Makalipas ang ilang mga pagsubok na ginawa ng mga eksperto, 4 sa 8 aso ang may perpektong marka. Ang asong may pinakamababang score ay may 8 sa bawat 10 mga halimbawa ang nakuhang tama. Nitong Hunyo, inilabas nila ang resulta sa isang science website. Hindi pa nga ito peer-reviewed. Nangangahulugan ito na hindi sinuri ng ibang mga siyentipiko sa larangan na ito ang mga pamamaraan ng pagsubok at ang resulta. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga bago matanggap kasi sa isang research journal. Gayunpaman, ang mga natuklasan nila ay nakakuha nga ng atensyon at ang iba pang mga researchers mula sa mga bansang Australia, Lebanon, Argentina at Brazil ay nag-ulat ng mga katulad na resulta. Ang mga mananaliksik sa Germany naman ay merong sample ng laway ng mga pasyente at pinaamoy ito sa mga aso. Ngunit gumagamit din nga sila ng steel cone upang maging ligtas ang kanilang mga alaga. Sa katunayan, ang mga sniff dogs ay kasalukuyang umaamoy sa mga pasahero nga sa Dubai International Airport upang malaman kung may COVID-19 sila. Gusto ni Grandin na gamitin sa mas maraming mga airports at border crossing ang mga aso upang makilala ang mga nahawaang tao. Ang mga conventional laboratory test ay tumatagal nang hindi nga bababa sa 24 oras upang maghatid ng resulta. Actually, dito nga sa Pinas, umaabot tayo ng 48 hanggang 72 hours bago lumabas ang swab test result. The dogs can give you a positive result immediately. Ang pagtatapos ni Grandin. Uso din pala ang social distancing sa mga hayop. Ayon sa isang pag-aaral na naipublish kamakailan sa Proceedings of the Royal Society B, hindi lang tao ang nagsosocial distance o naglalagay ng space o espasyo sa pagitan nila at sa iba pa upang mabawasan ang pagkalat ng sakit. Ang dalawang may akda ng pag-aaral ay sina Andrea Townsend, isang behavioral ecologist sa Hamilton College, at Dana Holly, isang biologist sa Virginia Polytechnic Institute at State University. Sinagot nila ang ilang katanungan sa isang interview. Ang tanong, paano nalalaman ng mga hayop kung kailan nila kailangang mag-social distancing? Sinabi ni Andrea Townsend, ang COVID-19 ay maraming sintomas kaya mahirap malaman kung may sakit ang isang tao. Ngunit ang ilang mga hayop tulad ng mga house finches ay bumabatay sa general behavioral cues tulad ng lethargy o panghihina upang masuri ang mga potensyal na impeksyon at maiwasan ang mga may sakit. Sagot naman ni Donna Howley,
Sa iba pang mga kaso, ang mga hayop ay nagkakaroon daw ng fairly complex cues para sa social distancing. Ang Caribbean spiny lobster, isa itong social lobster na nabubuhay na kasakasama ng isang grupo. At nag-evolve daw upang ma-detect ang isang kemikal sa ihi ng mga may sakit na lobster at maiwasan ang mga lugar na pinupuntahan ng mga ito. Ang isa pang halimbawa ay sa mga mandrill. Kinuha ng mga mananaliksik ang mga dumi ng mga mandrills na meron at walang mga parasites at naglagay sila ng kapirasong dumi sa gilid ng isang puno. Natuklasan nila na ang mga mandrills ay mas lumalapit sa mga punong binabahiran ng dumi na walang parasites kumpara nga sa mga punong ginuhitan ng dumi na may parasite. Sabi nila, para sa mga spiny lobsters, ang kanilang social behavior daw ay ang pagsasama-sama sa loob ng mga lungga upang sila ay magkaroon ng proteksyon. Para sa kanila, ang social distancing ay ang pag-iwan sa lungga na iyon na mapanganib para sa kanila. Sa iba pang mga kaso, nababawasan ang interaksyon sa isang particular na individual sa isang grupo. Tila meron ding ilang mga halimbawa ng mga hayop na nagsis-self-quarantine. Alam niyo ba yun? Ang pinakamahusay ng mga halimbawa ng quarantining ay nagmula sa social insects tulad ng mga langgam at bubuyog. Sa ilang mga kaso, ang mga infected insect ay sadyang aalis mula sa colony at mamamatay. Sa mga uri naman ng insect colonies na ito, ang mga individual ay lubos na nauugnay sa isa't isa, higit pa sa mga pangkat ng pamilya ng tao. Kaya nga maaring maging advantage para sa isang individual na isakripisyo ang sarili upang maprotektahan ang kanyang mas malaking pamilya. Pero paano naman daw natin malalaman na sila ay nagsosocial distancing o quarantine dahil sa sakit at hindi nga sa ibang kadahilanan? Marami daw ang mga paraan upang malaman ang sanhi ng mga pag-uugali na ito. Isang halimbawa ang pagpapagamot ng mga wild animal upang alisin ang mga parasites nila at pagkatapos ay titingnan kung iiwasan pa sila. Ginawa ito ng mga researchers sa mandrills. Kahit na ang mga individual na may parasites ay iniwasan dati, natuklasan nila na kapag sila ay ginamot para sa impeksyon, nagsimula sila na muling makisama sa iba pang kalahi nila. Ang mga researchers ay nakagawa ng mahusay na pag-aaral sa mga langgam kung saan inintroduce nga nilang isang fungal pathogen sa isang colony at pagkatapos ay inihambing ang behavioral response sa mga colony kung saan ang isang water solution ay ginamit bilang isang control. Kung nakakita ka ng mga pagbabago sa pag-ugali tulad ng paglilimita ng paggalaw sa loob ng pugad ng langgam o paggugol ng mas maraming oras sa labas ng pugad, inaayon daw sa pag-iwas sa pathogen. Ito ay strong evidence na ang mga hayop na iyon ay tumutugon sa fungus mismo. Ngunit ang mga hayop ba ay hindi lagi nagsosocial distancing, hindi ba? Ang sagot ni Andrea, ang isa raw sa kanyang paboritong halimbawa ay ang Tasmanian Devil. Meron itong malalang cancer na maaaring maipasa sa pamamagitan ng kagat. Iisipin mo na dapat silang tumigil sa pagkagat sa isa't isa. Ngunit ang kagat ay mahalaga para sa kanilang mating. Kinakagat nila ang kanilang mga karibal at pagkatapos ay kinakagat nila ang isa't isa habang sila ay nagme-mate. Base sa Q&A portion ng dalawang researchers na nabanggit natin kanina, ano ba yung aral na mapupulot natin dito? Para sa kanila, isang malaking takeaway na effective po talaga ang social distancing. Tuwing nakikita nila na ang behavior na nag-evolve ng paulit-ulit sa mga hindi magkakaugnay na uri ng mga hayop, senyales ito na kahit na social distancing ay isang costly behavior, ang mga benepisyo ay malinaw na higit pa sa mga pinsala nito. Samantala, sinusubaybayan ng mga mananaliksik ang unti-unting pagkakahati ng magnetic field ng planetang Earth. Ang magnetic field ng Earth ay kumikilos bilang isang protective shield sa paligid ng planeta at itinataboy o ikinukulong nito ang mga charged particles mula sa araw. Ngunit sa ibabaw ng South America at Southern Atlantic Ocean, may isang misteryosong weak spot sa field na tinatawag na South Atlantic Anomaly o SAA
at pinahihintulutan nito ng mga particles na umabot ng mas malapit sa surface ng Earth kumpara nga sa normal. Ang particle radiation sa rehiyon na ito ay maaaring makasira sa mga onboard computer at makagambala sa koleksyon ng datos ng mga satellite na dumaraan dito. Isang pangunahing dahilan kung bakit nais na masubaybayan at pag-aralan ng mga siyentipiko ang anomalyang ito. Sa kasalukuyan, wala namang malaking impact sa pang-araw-araw na pamumuhay ang SAA. Gayunpaman, ipinapakita ng mga kamakailang mga obserbasyon no, at forecast ng mga rehiyon ay lumalawak ng pakanluran at patuloy na humihina. Inilarawan ng kamakailang mga datos na ang valley or region ng mga pinakamahinang field strength ay nahati sa dalawang lobes at nagbigay ito ng karagdagang mga hamon para nga sa satellite mission. Ang South Atlantic Anomaly ay nalilikha mula sa dalawang feature ng Earth's core, ang tilt ng magnetic axis at ang daloy ng molten metals o lusaw ng mga bakal sa outer core nito. Ang planetang Earth ay tulad ng isang bar magnet na mayroong north at south poles na kumakatawan sa opposing magnetic polarities at invisible magnetic field lines na pumapalibot sa planeta. Ngunit hindi tulad na nga ng isang bar magnet, ang pangunahing magnetic field ay hindi perfectly aligned sa buong mundo at hindi rin ito perfectly stable. Iyon ay dahil ang field ay nagmumula sa outer core ng Earth 1,800 miles sa ilalim nga ng lupa. Ang mga tunaw at mabilis na gumagalaw na iron-rich metal sa core na ito ay kumikilos tulad ng isang napakalaking generator na tinatawag na geodynamo at naglalabas ito ng mga electric current na gumagawa ng magnetic field. Habang nagbabago ang paggalaw ng core sa paglipas ng panahon dahil sa komplikadong mga geodynamic conditions sa loob ng core at sa boundary sa matigas na mantle sa itaas nito, ang magnetic field ay pabago-bago rin. Ang mga dynamical process na ito sa core ay nakakaapekto sa magnetic field na nakapaligid sa planeta na bumubuo ng SAA at iba pang features sa near-Earth environment kabilang na ang pagtagilid at pag-anod ng mga magnetic pole. Maraming mga siyentipiko ng NASA na kabilang sa mga geomagnetic, geophysics at heliophysics na grupo ng mga researchers ay inoobserbahan at ginagawa ng modelo ang SAA upang masubaybayan at mahulaan ang mga pagbabago na maaaring maganap at para nga paghandaan ang mga hamon sa mga satellite at mga tao na magta-travel sa outer space. Maraming salamat sa Day. May nagtatanong din si Alberto Brian Lanica III. Tatanong ko lang po, bakit may third eye ang isang tao? At ang lagi lang nakikita, kaluluwa ng tao, kaya mga demons. Bakit wala akong narinig na kwento na may third eye pero ang nakikita ay angels? Salamat po sa sagot, hihintayin ko yung answer at marami pa po akong tanong sa susunod pag nasagot na po ito. Okay, pinakamagandang tanongin natin dyan, ang guru natin na si Adam. Ano ba ang sagot dito ni Adam sa third eye na ito na ang nakikita lang ay kaluluwa at demons? Good evening, Alberto Lanica. Most people who claim to have third eyes actually don't have third eyes. So they end up seeing what their fears want them to see. This is also referred to as partially scotoma. People will see things based on what their childhood traumas pretty much have impacted on their lives. So what they see are not real. These are simply fragments of their own psyche. As you mentioned, kaya karamihan nga puro demons, puro mga kaluluwang gala at hindi mga anghel. Kasi yung mga third eye nila ay mga peke. Sus, Mariosep. Peke ang mga third eye. Eto, tinanong ko kay Adam, ano ba yung pagkakabuo ni Dan Brown ng Da Vinci Code? Kasi maroon akong nabasang libro na malilito ka kung ano talaga ang katotohanan sa sinabi ni Dan Brown sa Da Vinci Code. Ito yung paliwanag ng ating guro na si Adam. Oh.
Hi, Benji. Good evening. With regard to Dan Brown's book, more than a decade before the Da Vinci Code was released, my dad was already aware of the findings regarding Mary Magdalene, as well as the great many discrepancies in the Bible. So, technically, the Da Vinci Code was not directly taken from just one book. There were a lot of researches, there were a lot of studies. Yung pinaka naging tanyag lang, yung kay Clive Prince at saka yung kay Lynn Picknett, I actually have that book with me. So, kung babasahin mo yun, no, makikita mo na yung possibility of what could have been or what might have been, halos parang ginawang story dun sa the Da Vinci Code. However, these findings were not simply taken from one book, kasi marami ng studies tungkol dyan. There have also been talks, there have also been other recordings. So hindi isang book lang. Kumbaga yung book lang na yun, pinagsama-sama nila yung research into that book. Pero there have been a lot of researches, a lot of analysis with regard to yung time na yun ni Jesus Christ. Kasama rin dito yung knowledge, no, or yung findings na Jesus Christ does not look like what we know him to be. Kasi yung physical representation halimbawa ni Jesus Christ, technically hindi ganun talaga yung itsura niya. So these findings, as well as others, including yung discovery of Dead Sea Scrolls, yung gospel according to Judas Iscariot, a gospel according to Mary Magdalene, kumbaga matagal na tong pinag-usapan before lumabas ang Da Vinci Code. Kaya lang masyadong nag-boom yung Da Vinci Code kasi it was well, very well researched, and they turned it into a movie. Plus, syempre, kumbaga, there is a way where stories and entertainment can reach people faster than textbooks. Yung mga textbook kasi, well, birang, you know, we go to national bookstore, you wouldn't buy a textbook, you'd buy a storybook. And Dan Brown gave a storybook which reached the world. Most people aren't interested in buying textbooks, pero storybooks, maraming bibili. Thank you sa'yo, Adam. At marami na, good news po, lumitaw na po yung aking, marami kayong gusto magpa-shoutout. So, sige po, isa-isain natin itong mga kasama natin dito na gusto magpa-shoutout. Kasi kanina pa ako nag-aabang na mabuksan ito, pero ngayon lang po nagbukas. James Alboroto, salamat. June Cortez, gusto kong marinig ang kwento. Jeannie Okay, pa-shout out. Jiro Villarba Falcutilla. Judith Daniega Garjan. Ang Angel Alpanta. Fernando James Florida. Slo Tawu Neil. Tina Brian Fernandez, Brian Baraka Fernandez, Eliot Sherlock Daniela, Edwin Estacio San Pedro, June Cortez, yes, Enrico Abihar, Roger Balita, Glareg Sinodro Lerbog, Maki Hernandez, Jet Termil, Susan Mark Carriedo, Erickson De Luna, James Alboroto, nabasa ko na yung kanina, si Noli Alionar, lagi itong nakikinig eh, MJ Carcillar, yan, tapos si Suzubi Machi, yan, si John Michael Giangan, yan, tapos si Jocelyn Osorio, Oliver Kabudsan, Ismael Camposo Fudulig, Janjan Sandan, J. R. Rubio, Hazel Becentillo, Melvin Gadi, o Kevin Gonzalez, Abrugar Michele, si
Arlene Silagan Papauran. Yan. Tapos si Gerald Munda. Si Franz Martin Calagnara. Rica Flor Fauni. Yan. Santi Kurama. Jefferson Alejo. Yan. Jeppoy Ganado. Tapos si Adrian Jasper Ormido, Michael Culina, Raymond Lorbes, James Lobedorial, Marian Makai, Kapumax Omega. Sas, ito na naman yung listener natin na Japanese ang karakter. Kalala mo kung sino ka, hindi kita kilala. Japanese karakter, hindi ako marunong magbasa ng Hapon eh. Judith Guardian, Marky Kaingles, Jam Mamulintaw, Gilbert De Sena, Yen Yen Valdez, Luke Lopez, Cyrus Jonas, Andy Cap, tapos si sino pa ba itong isang tumatalon-talon na naman? Dominic Lapohapo, Clipperson Caparino. Si Miss Dea ba? Ano? Pwede na nating tawagan kasi kailangan sagutin yung mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Sabi ni Bam, hi, hi din. Sabi ni Mikey Serna, hello, hello din sa inyo. Ayan. At sabi ni Kisi Grace Calicio, good evening sir Benio. Thank you. Sabi ni Raymond Lorbes, hindi dati nakita ko pa yung Berding Duende sa studio nila sa TV5. Kaya favorite ko po yan. Ah, oo nga. Ikaw pala yung nakakita, no? Na may duwende kaming noon. Patay ang kaibigan kong artista noon, eh. Panahon yun. Sabi ni Nori Basa, good evening, pa-shout out. Nakikinig kami. Salamat. Tumatakbo na naman ng mabilis. Hindi ko na naman mahabol. Si Kevin Nagunoy, hello, hello, hello sa inyo. Cyrus Jonas, nabanggit na kita, Cyrus. Si Red Serino, shout out. Oo nga, nalampasan ko siguro, sorry. James Agunoy, hello. Yan. Nasa Taiwan si Melvin Gadi, ingat kayo dyan. Rosemary de la Cruz, good evening daw sa lahat na kasindakers at meron siyang apat na heart, pulang-pula. Salamat, Rose. Jam Mamulintaw, salamat daw, sabi niya. Jocelyn Osorio, nagpapasalamat daw. I love you so much, sabi ng kasindakin na si James Tobidilar sa ating programa. Si Jumar Coloso, sinabi na kita kanina, di ba? Magandang gabi, Sir Benji, sabi ni Gerald Munda. J.R. Asidera Dumali, magandang gabi. Pwede niyo bang itapik ang Mackinder Theory? Ayan, isa pa yan. Susunod sana ang Theory Mackinder pagkatapos ni Eric von Daniken. Pero yung nakigusto ko rin balikan eh. Kaso, ang haba kasi nung librong yan. Ang hirap na basta na lang makuha. Si Andy Cap, patapik ang si Emperador Nero. Uy, ang tagal na nito ah. Parang 2 years ago na to ah. Ah, Jerome pala ang pangalan noong nung Hapon ng karakter. Si Jerome. Hi Jerome, salamat sa pakikinig. At si Denver Torres Calacat. Nasa Las Piñas, lahat ng taga Las Piñas, salamat. Si Jenaline Valverde, yan, nag-flying kiss. Kapumax Omega, nag-shoutout na ako sa iyo kanina. Hindi ka nakikinig. Si Jay Demerin, good evening. Napanaginipan niya ang isang theme park na scary. Ipadala mo yung buong detalye para malaman ni Dea ang sagot. Sabi ni Judith Guardian, bakit, tanong ko lang po, bakit tayo binabangungot? Alam mo, nakapag-research ako tungkol sa bangungot. Hindi pala lahat ng lahi binabangungot, no? May mga complexion lang na iba ang kulay ang binabangungot. May ginawa akong script sa movie para dun sa kaibigan kong director na ang title ko bangungot, kaya nakapag-research ako dyan. Pero bandang uli, ang gusto ng producer, gawing sexy movie. So, hindi na lang ako pumayag kasi walang kinalaman yung horror dun sa sexy eh.
Pero kung ma-re-retrieve ko yung luma akong file, yung kwento ko ng bangungot, kompleto ng research dun eh. Pati yung mga sa magandang kwento nun, kaya lang dami kasing nasisira akong mga gamit sa ano pa ho ang tawag dun eh. Ewan ko, ma-re-retrieve pa ba natin yung ano, yung disket, Henry? Hindi na ma-re-retrieve, no? May mga disket pa kasi ako nun eh. Well, sabi ni Janeline Valverde, matagal na ako nakikinig sa inyo, nasa Oman po ako. Ingat kayo dyan sa Middle East, ha? May mga COVID din dyan, ha? Yanyan Valdez, nag-shoutout na ako kanina. Ah, si Ron daw, batiin ko, sabi ni Yanyan Valdez. At si Elenita Ramos, good evening daw sa ating lahat. Salamat po. Andyan na ba si Dea? Andyan na ba si Dea? Sabi ni James Omram, pa-shoutout, James Omram, salamat sa pakikinig. Jama Molintaw, gusto niya ng parallel universe. Luma na to, na-topic na natin to, di ba? So, sige. Okay, kung wala pa ay kukwento ko muna sa inyo itong kwentong ito. Si Angel Alpanta, itapik ang kwento ng Queen James Version. Yan. At si Andren Ormido, pa shout out ang kapatid kong nakikinig sa Las Piñas, si Jetro Ormido. Yan. Si Angelica ay binabati ni Eugene de Guzman at si Ate Maribel Lagrada na nasa Riyadh ay binabati ni Jocelyn Osorio. Thank you so much. Rofil Andalusa, sina-shoutout na kita. At eto na. Eto na po yung sinasabi ko sa inyong kwento ng mga tunay na bangkay na naging inspirasyon ni Mary Shelley sa nobelang Frankenstein. Noong 1780, ang Italian professor ng anatomy na si Luigi Galvani ay nakatuklas na kapag ang siklab ng kuryente ay nadidikit sa patay na palaka, gumagalaw ang palaka. Noong napublish niya sa Europe ang eksperimento, marami ang namangha. Sabi nila, baka raw natuklasan na ni Galvani ang nakatagong lihim ng buhay ng tao. May mga naniwala sa scientist at may mga gumayang scientist kay Galvani. Pero ayaw nila ng palaka. Ibang hayop naman ang gusto nilang subukan. Sa puntong yon, gusto ng pamangkin ni Galvani na si Giovanni Aldini na tao na lang ang subukan ng kanyang uncle para hindi siya mahigitan ng ibang scientist. Pero kalaunan, si Galvani na ang nanghas. Dahil sikat noon ang mga circus, nagplano si Aldini ng European tour na ibinibenta ang pagkuryente sa bangkay ng tao upang muli itong gumalaw. May isang lalaki na binitay sa salang pagpatay sa kanyang asawa at anak. Siya ay si George Forster, 26 anyos. Kinuha ng magtiyong Galvani at Aldini noong January 17, 1803 ang kanyang bangkay. At dinala nila ang bangkay ni George sa Royal College of Surgeons sa London para sa isang palabas. Ikinabit ni Aldini sa katawan ni George ang isang bakal na tubo na ang dulo ay kinabitan ng kuryente sa battery. Ang unang pinagalaw nila sa pamamagitan ng kuryente ang mukha ni George. Nagsaksak sila ng wire sa tenga at sa bibig ng bangkay. Nang kuryentehan ito, nanigas ang muscle sa panga at ang mukha ay nagrehistro ng ekspresyon na parang nasaktan. Bumuka ang kaliwang talukap ng mata na parang sinilip kung sino ang nagtutorture sa kanya. Nangalaroin na ni Aldi ng pagkuryente sa iba't ibang bahagi ng katawan ng bangkay. Tila humihinga na ito sa dami ng kuryente na pumapasok sa kanya. Ang pinali ng palabas, nilagyan niya ng wire ang tenga at ang kabilang wire isinaksak sa puwet ng bangkay.
Parang bilang sumasayaw ang reaksyon ng bangkay. Ang naisulat nga sa London Times sa naging palabas ay ganito. Ang kanang kamay ay tumaas at ang kamao ay kumuyom. Ang mga hita at binti ay parang sumisipa na tira sumasayaw. Sa mata ng mga nanonood, ang bangkay ay nabubuhay. Noong November 4, 1818, ang chemist mula sa Glasgow, Scotland na si Andre Urey ay ginaya ang eksperimento na magtiyo. Mayroong murderer na si Matthew Clydesdale at siya'y binitay. Kung ang battery na ginamit ng magtiyo sa kanilang electric show ay 100 plate copper and zinc battery, ang ginawa ni Andrew, 270 plate copper and zinc battery ang ginamit niya. Sabi ni Andrew, "Twice the power, twice the fun." Noong ikinabit niya sa spine ng bangkay ang isang wire at ang isa ay sa sciatic nerve, ang buong muscle sa katawan ni Matthew ay umigtad-igtad at nangisay na tila lamig na lamig ang pakiramdam. Inilipat niya ang isang wire. Nilagay niya yung battery, sinaksak niya sa noo at ang isa'y sa talampakan. Ang ekspresyon ng bangkay ay tila iba't iba ang dumaloy na kuryente sa kanyang katawan. Ang unang nakita sa kanyang mukha galit, pangalawa ay natakot, pangatlo'y nalungkot, pang-apat tila nagdurusa na, at ang huli nakitang bahagyang ngumiti. Ang patay na si Matthew. Sa puntong yon, may mga hinimatay sa audience. Ang iba nagpanik, nagsitakbo ang palabas. Iniwan si Andrew. At noong lumipas ang mga panahon, pinaniniwala ni Aldini at Andrew na darating at takdang panahon na ang tao ay kayang buhayin muli sa pamamagitan lamang ng electrocution. Noong 1840, ang English physicist na si William Sturgeon ang nakaimbento ng unang electromagnetics. May nabalitaan siyang apat na binatilyong nalunod. Pinuntahan niya at ginamitan niya ng electricity para muling buhayin. Hindi niya nabuhay, pero sabi ni William, kung napaaga raw ang kanyang dating, maaaring nabuhay ang apat na nalunod na binata. Kaya nang isulat ni Mary Shelley ang character ni Victor Frankenstein, ang kanyang inspirasyon ay ang mga eksperimento sa mga bangkay sa pamamagitan ng electrocution. Nang mabalitaan niya raw ang galvanic experiment na ito, binangungot siya at nakakita siya ng isang estudyanteng maputla na may ginagawang pinagtatagni-tagni na para mabuo, at nang makita niya lalaking parang higante sinasaksakan ng tornilyo. May isang makina na ikinakabit ang estudyante sa kanyang panaginip at ang tila higanteng lalaki ay nagkakaroon ng buhay. Kaya naisip niya na gumawa ng karakter ng estudyanteng iyon sa kanyang aklat na tinawag niyang si Victor Frankenstein. At ito nga ay nagmula sa pagkuryente sa mga bangkay ni Aldini at Urey na hindi naman totoong nabubuhay nilang bangkay, binuhay ni Mary Shelley sa kamalayan ng mga mambabasa ang katauhan ni Victor Frankenstein. Ang doktor na bukod tanging nagawang pagtagni-tagniin ang ilang parte ng makina at ng tao para makabuo at makabuhay ng isang monster. Sabi ni Reed, salamat daw sa kasindak-sindak. Thank you din po. Sabi ni Abe Arao, more power. Ano? Ang sabi ni Andy Krap, yes, ang tagal nyo na pong natopic ang Emperor Nero. Kaya naka-duty ako noon. O sige, ulitin natin Andy ha. Pakitago yung si Emperor Nero, ulitin daw natin. Kung nasa linya na si Dea, kausapin natin siya. Ha? Nasa linya, kumusta ka, Day? Hello, good evening po sa mga kasindakers natin ngayong gabi. Maraming salamat sa pakikinig po. At kung may mga tanong kayo sa panaginip, tuloy lang po ang pag-send ninyo ng inyong panaginip, ikwento ninyo bawat detalye para mas maganda, no? Para mas ma-interpret natin ng maayos. At
talagang makaka-relate din ang listener natin dun sa pinaka-panaginip nila. Simulan natin yung panaginip. Okay, sige. Okay, ang listener na si Rameline Celestial. Good evening, kasindak-sindak. Last night, nanaginip po ako, nagbukas daw po ako ng pinto. At pagbukas ko, bumungad sa akin ng isang babaeng nakaitim na damit at walang manggas. Parang body fit, pero blouse at kulot ang buhok. Nakangiti nga po siya eh. Tapos kinahapunan, tama ang aking analysis na may darating. Nakaitim nga siya na blouse ang suot, pero may manggas. Mukhang opposites. Ano po kayang ibig sabihin nito? Pero hindi po ako humarap o humarap sa babae o sa kanila hanggang sa umalis na lamang sila. Well, Rameline, good evening sa iyo. Ang panaginip mo ay nagre-representa sa personality mo na marahil yung pagiging sensitive mo, no, mas nagmamanifest sa iyong waking life. At ito yung ipinapakita mo sa tao. So, suriin mo mabuti at i-analyze mo mabuti. Ito bang babaeng nakaitim na blouse, eh, familiar yung mukha sa iyo? Kasi kung sino man itong babaeng ito, may related ito dun sa ugali nitong babae at ugali mo. Okay? Pangalawa, si Campo Terroritmo. Okay, good evening. Paki-explain po ang aking panaginip. May nakita po akong maraming itim na langgam at malalaki sila nang biglang natapon po yung chinelas ko on. Nung kinuha ko po yung chinelas ko, gamit yung ako, ay bigla pong gumapang yung pangalanggam at kinagat ako. Salamat po at may mga at yes, day. Pihit ka ng konti. Baka yung linya mo nawawala. Day? Miss Day, ano nangyari? Nawala yung linya ni Day, ano? Tawag ka ulit, Miss Day. Hintayin natin si Day, ha? Tawagan na lang po ulit. Ayan, tawagan mo na ulit si Day, ha? Rest. Oo, kasi nawala siya, eh. Sabi ni James Alboroto, itopic daw ang buhay ni Macario Sakay kasi mas interesting po ang buhay niya tulad ni Luis Tarok. Yan. O, magandang balikan to, James, no? Tapos sabi ni James Lobidorial, totoo ba si Sadako? Hindi ko pa na pag-aaralan itong si Sadako kung totoo yan. Sabi ni Angel Alpanta, na shout out na kita, di ka naririnig. Ayun, si Angel. Sino ba yung pinapa-shout out mo, Angel? Si Cyrus Jonas. Sige, bakit iba-iba ang mata natin? Teka muna, bakit iba-iba ang kulay ng mata natin? Pag-aaralan natin yan. Ang alam ko, bakit bughaw ang langit ginawa namin sa ABS-CBN dati, yung isang palabas na ako yung professor dun sa show. Bakit bughaw ang langit? Hiraya Manawari ba yun? O Hiraya Manawari? Eh, sineskwela yun. Anyway, Day, balik ka nga. Anong pinag-uusapan natin kanina? Naputol okay. Ka. Oo. Naputol eh, oo. Ulitin ko lang yung panaginip ni si Campo Terroritmo. Yun kasi yung pangalan niya sa ating Facebook page, no? May nakita kasi siyang itim na langgam at balalaki daw. Biglang natapon yung chinelas niya doon. At nung kinuha nga doon niya yung chinelas niya, gamit yung paa niya, eh biglang gumapang na yung langgam at kinagat ako. Okay? Salamat po at more power sa kasindak-sindak. Well, Campo, may mga negative habits ka marahil at nagsisilbi itong warning na may paparating sa na isang sitwasyon sa iyong hinaharap, no? Nagsisimulo rin ito sa isang minor financial loss o financial problems that you could face. So, suriin mo mabuti yon. Samantala, si Rami Lonmar. Good evening, kasindak-sindak. Tanong ko lang po anong ibig sabihin ng palaginip ko na yung mga lugar na napupuntahan ko kahit first time ko lang pong narating ay parang napuntahan ko na dati. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Rami, nagpapahiwatig ito sa iyong mindset, no? Na-explain mo ba, try mo ulit i-send sa amin yung detalye, no? Saan ba yung location na ito, no? I-considera mo, baka kasi may mga special memories ka
o yung feelings dun sa lugar na yon. At so yung kung ano yung environment na nakikita mo dun sa panaginip na feeling mong napuntahan mo na dati, nagme-mirror lang po ito sa iyong mindset sa waking life mo. Si Johnson, ano pong ibig sabihin ng panaginip ko na nasa kabaong ka? As in, pagsilip mo sa patay, sarili mo po ang nakikita. Salamat. Ito, Johnson, yung mga negative habits na nananaig noon, pero ngayon, sa waking life mo, wala na, no? Hindi mo na nagagawa. Indikasyon ito na may pagtatapos na mangyayari. Or pwede rin yung pagbabagong ginagawa, it will change for the worse, no? So, in a good sense, itong dream mo ay moving forward na sa iyong buhay at kailangan hindi mo na isipin pa, leave behind mo na yung lahat ng mga negative thoughts na iyong iniisip para mas makamit mo pa yung goals na nais mong makamtan. Happy listening na lang muna, Chong. Sige. Sa ating mga listeners nandyan si Ismael Camposo Sudolig at si Christina Mayugba. Lagi po silang nakikinig. Yeah. Batiin mo pa lahat ng mga nagpa-abati sa'yo. Matagal kang na-miss ng mga kasama natin, no? Marami ka pang oras. Marami pa ba? Ito sila, hello kay Manix Obo. Nagtatanong siya kung ano oras daw yung kasindak-sindak. So, every Saturdays po, 7 PM onwards at dito po sa Radyo Pilipinas. Si Manix Obo yan from Paranaque. Avid fan siya. Avid fan kanya, Chonks, kasi sindak-sindak since 24,000 listeners siya. Tayo yun eh. Ingat daw po, lalo daw po nagkaka-COVID daw dyan sa building na inyong kinatitirikan. Hindi, parang yung COVID, dumadaplis-daplis lang sa akin, ayaw naman tumuloy, kaya salamat. Correct. Diba sa yung mga kasindakers din natin, dapat malakas din yung immune system nila, no? Yes, oo. Sige, habang naghahanap ka pa ng nagpahabati dyan, gusto muna ni Peter. Ito, last na, si Zenaida Arevalo. Uy, si Mom Zeni. At balik ere ulit po kayo, sabi ni Zenaida. Sobrang na-miss ko po yung programa nyo. Paki-greet naman po ninyo ako, Ma'am Zenaida Arevalo ng Muntinlupa City. Naalala mo din, kahit meron pa tayong night chat, si Ma'am Zeni, nakikinig na yan. Oo. So, sige, paalam ka muna para next Saturday, handa mo na naman ng maraming kwentong agham at ang iyong mga horoscope. Mamaya, bibigyan natin yung horoscope mo. Mamaya po, may horoscope tayo at ipopost po namin ang horoscope para sa linggong ito sa aming Facebook page. Sa lahat po ng nakikinig po ng Kasindak-Sindak, marami pong salamat. Mag-shoutout lang kayo sa aming live stream channel sa Facebook at sa YouTube. Sabihin nyo lang kung saan kayong location para alam din namin na abot pala ang Kasindak-Sindak sa location niya sa ngayon. Maraming salamat. Si Adam, salamat naman at medyo nakaka-recover na ng konti, no? Pero sana nga matapos itong COVID para ma-meet ulit natin siya. Si Tulip din at saka si Christine Carillo, nakikinig lagi sa atin yan. Nakasuporta. Oo. So, yes, okay. Thank you sa iyo, Dea. At next week ulit tayo. At si Paul Peter Torres Pereyna nagsasabing good evening daw sa atin. Salamat po sa Pereyna family. Si Rosilo Ratsikiers. Rosilo Racketeers, good evening daw, sabi niya. Sabi ni Rica Flor Pauni, clap, clap, clap. Yun. Tapos si Icon Trunk Henobia, may pinadala, hindi ko na mapapanood po yan. Si Danber Torres Calacat. Ikukwento ko daw sana yung Amaranhid. Sinulat ko po ito sa magazine eh. Ang Maranhid, buhay pa noon si Vincent Cuba Jr. Stay in good health po, Sir Benji, sabi ni Gerald Munda. At sabi ni Rai Rai, pa-shout out si Snooki Galvez, mama ko. Hello po, Ma'am Snooki. Ha? Tapos si Wilbert Ergina, pa-shout out and more power. Thank you for your knowledge. Salamat din po, sabi ni Gilbert sa atin. Roderick Luna, salamat din sa inyo. Tapos si
George Regala, hello daw sa ating lahat. At si Jay Demerin, nagpapabati din siya. Si Richard Rosette, salamat din. Ayan. Romeo Javier Evangelio, ang ganda ng pangalan. Romeo Habrel Evangelio An. Ayan. Rofil Andalusa. Sa Santo Tomas, Batangas daw sila. At sila Romeo Evangelio ay nasa Mindoro nakikinig. Uy, hindi ako makabalik dyan sa Mindoro dahil meron po akong konting taniman dyan. Hindi ako makapunta. Bawal daw yata eh. Sabi ni Franz Fortu, gusto niya pa rin tayo mag-radio 5. Oh, hindi na po. Wala na nga po kami dun eh. Sorry po. Sabi ni Jarzy Kiel, shout out naman po. At ang horoscope daw mamaya, rest mamaya daw pagkatapos ng horoscope, eh maaari daw bang i-ano na natin, i ang tawag dito pagkatapos ng horoscope daw ay i-ano kaagad natin i-post. Walang problema. O ito na po si Dea para sa hinihintay ninyong horoscope ngayong gabi. Narito na ang horoscope para sa linggong ito, Aries, March 21 hanggang April 19. Alamin ang sariling pinansyal na sitwasyon at ilipat ang pondo kung kinakailangan upang matutukan ang mga pinaplanong gagawin. Kung paano trabahuin ang mga bagay sa ngayon ay nagkokontrol ng daloy pang pinansyal sa mga darating na buwan. May isang makabagong pamumuhunan ang darating, huwag hayaang mabalisa. Bagamat maging matalino sa ganitong sitwasyon, bigyang tugon ang anumang itataya sa mga susunod na araw. Ibaling ang enerhiya sa personal na pagbabagong nais makamit. Huwag masyadong gumastos sa mga bagay. Magiging mahirap kontrolin ang emosyon. Ang problema sa trabaho at sa tahanan ay mag-iiwan sa sarili ng pagkagalit o pagkadismaya. Huminga muna at mag-relax dahil hindi naman ito ganun kasama. Taurus, April 20 hanggang May 20. Bigyang atensyon ang bawat sariling detalye. Huwag palampasin ang pagkakataon at huwag magpabuyo sa mga taong nais sumira ng plano. Makakamit ang minimithi kapag nagsipag sa trabaho. Suriin ang tamang impormasyon pagdating sa presyuhan at kontrata. Ang pag-iwas sa kamalian ay makakatulong sa oras. Mas magiging bukas ang oportunidad kapag mas maraming ideyang ibabahagi. Wala namang mawawala kung magsasaayos ang sitwasyong pang-ekonomiya. May isang kaibigan na magbibigay abiso sa sarili. Ito ay makakatulong upang mas mapaganda pa ang pamumuhay. Gemini, May 21 hanggang June 20. Mangingibabaw ang emosyonal na issue patungo sa walang kasiguraduhang plano at paniniwala. Bigyang pansin ang mga nangyayari at sa mga ibinibigay ng kapwa. Kapag kaduda-duda ito ay magtanong na at maging alisto. Lumayo sa mga alanganing sitwasyon. Ikonsidera ang mga gusto at nagpapasaya sa sarili. Mas pahalagahan ang relasyon at huwag ang mga sabi-sabi ng iba. Ang kaligayahan ay responsibilidad para sa sarili at hindi sa ibang tao. Iwasan ang mga hindi mahalagang bagay. Iwasang makipag-usap sa mga taong nais ka lang ipahamak. Hindi nabibili ang pagmamahal at respeto. Cancer, June 21 hanggang July 22. Maging masaya sa kung ano ang meron. Ang masyadong trabaho ay hindi naman maganda sa kalusugan. Pahalagahan ang sarili kaya ay makipag-ugnay muli sa taong minamahal. Mangingibabaw ang romansa tungo sa personal na positibong pagbabago. Isang tao na may kayang impluwensya ang sariling posisyon, reputasyon o estado ay sanhi ng iyong pagiging emosyonal. Maging alisto sa mga bagay bago pa mahuli ang lahat. Ang pagiging tapat ang pinakamagandang paraan sa mga taong nais manghimasok sa sariling buhay. Magplano ng espesyal na bagay sa taong minamahal. Maging payapa. Pahalagahan ang bawat oras. Gawing prioridad ang pag-ibig. Leo, July 23 hanggang August 22. Alamin muna ang katotohanan bago umaksyon. Huwag hayaang mahadlangan ang sariling plano tungo sa kaligayahan. Ibaling ang oras at enerhiya sa mga bagay na may balik na mas maganda. Ibahagi ang mga nalalaman at gawin ang lahat para sa sariling kapakanan. Ang pagiging masigasig ang magpapahikayat sa iba at ikonsidera ang sarili sa pangunguna para makuha ang isang posisyon. Ang mga hamong darating ang gigising sa sarili, magsimulang muli upang mapagaan ang buhay sa pagkamit ng ninanais. Tumugon sa kung ano ang importante. Virgo, August 23 hanggang September 22, magsumikap at gawin ang lahat tungo sa pagiging perpekto. Ang pagbabagong gagawin ang maghihikayat sa iba na gayahin ito.
Maaari ang respeto galing sa mga kaibigan at katrabaho sa paggawa ng mga solusyon tungo sa pagbabago. Magiging magandang ugnayan sa isa't isa. Alalayan ang sariling emosyon kapag hinayaang magpa-apekto sa iba ay negatibo lang ang magiging resulta sa ninanais na makamit. Huwag pagsamahin ang trabaho at personal na buhay. Gumawa ng mga plano na makapag-uugnay muli sa mga taong minamahal. Ang pagbabago sa pamumuhay ang maghihikayat upang maging bukas at maibahagi ang pangarap sa taong minamahal. Libra, September 23 hanggang October 22. Bigyang atensyon ang mga bagay sa kung paano ito ibabahagi sa iba. Gawin ang lahat upang maharap ng maayos ang sensitibong sitwasyon. Huwag magsimula ng gulo at iwasan ang mga mapang-abusong kapwa. Magpahinga upang maayos ang mga bagay patungo sa tamang daan. Ang taus-pusong usapan sa isang tao ay makatutulong sa pagresolba ng problema at para maiwasan ang mga debate. Huwag maniwala basta sa mga isyu. Mahalaga na alamin ang katotohanan. Hayaan ang mga bagay na maayos. At kapag natapos na ang mga kailangang bagay na ito, ay mas mapapanatag ang sarili sa anumang problemang kinahaharap. Scorpio, October 23 hanggang November 21. Maging masipag sa lahat ng bagay upang maisakatuparan ang ninanais. Kung ano ang mga naranasan ay makatutulong sa pagdesisyon ng tama at kayang dalhin ang mahirap na bagay na may diplomasya. Mangingibabaw ang pag-ibig. Kapag mas mabilis at mas masipag sa trabaho, ay mas malaki ang tsansa na umangat pa. Isang taong nagsiselo sa iyong pag-angat ang magtatangkang sirain ng sariling imahe. Maging mapagbatsyag at ipagpatuloy lang ang mithiin upang malampasan ang anumang hadlang na kakaharapin. Ang pagsasaliksik sa katotohanan ay may magandang balik. Ibahagi ang mga nalalaman sa taong minamahal at paghihikayat ito upang gumawa ng positibong pagbabago sa sariling pamumuhay. Sagittarius, November 22 hanggang December 21. Mas maraming aksyon kaysa sa salita ang kinakailangan. Huwag basta maniwala sa mga isyong naririnig o kaya'y masangkot sa isang bagay na nais makasakit sa sariling reputasyon. Alamin muna ang katotohanan bago ibahagi ang impormasyon. Ibaling ang enerhiya sa mga bagay na nakakatulong upang maging mas malakas, mas malusog at mas kumpiyansa sa sarili. Makakatulong ang isang competitive activities upang mabawasan ang stress at mas maaliwalas na kaisipan tungkol sa mahalagang bagay. Makabubuting bigyang oras ang sarili kaysa magkamali tungkol sa emosyonal at mental na issue. Ikonsidera ang alternatibong paraan sa kung paano mamuhay. Maging orihinal sa paggamit ng kagalingan at katalinuhan upang manguna sa mga bagay-bagay. Capricorn, December 22 hanggang January 19. Gawin ang lahat upang makuha ang nais. Gamitin ang talino at huwag matakot na gumamit ng ibang direksyon na dedetermina ang hinaharap depende sa kung paano makipag-ugnay sa negosyo at sa kapwa. Kaunting puwersa at mas maraming diplomasya ang kinakailangan. Ang pakikipagsosyo ay hindi mo na kasama sa sariling interes. Iwasan ang tukso at pagiging emosyonal. Ibaling ang enerhiya sa mas magandang pamumuhay at kalusugan. Ilagay ang lahat sa tama upang malaman ang katayuang pangpinansyal, emosyonal at pisikal. Ang pagsasaayos ng bawat bagay ay tungo sa mas masaya at mas maliwanag na kinabukasan. Aquarius, January 20 hanggang February 18. Huwag maging sobra-sobra o kaya maniwala sa alanganing issue. Alamin muna ang katotohanan at umiwas na muna kapag may hindi ka siguraduhang nasasangkot. May magandang kapalit kapag nagsumikap sa trabaho na makakapagpaganda ng pamumuhay. Ikonsidera ang mga bagay na nakakapagpasaya at gawin itong routine. Gamitin ang talento na makakatulong sa kaperahan at makapagsimula ng small home-based business. Ang pagiging masinop at independent ay may magandang kapalit. Mag-ingat sa mga magiging kasosyo bago masangkot sa alanganing sitwasyon. May hindi inaasahang pagbabago na tungo sa alanganing posisyon. Huwag magpapaapekto sa mga husga ng iba. Pisces, February 19 hanggang March 20. Ibahagi ang nalalaman sa taong minamahal at makakatulong ito na makapagdesisyon ng tama tungkol sa kung paano mamuhay. Ang oportunidad ay manggagaling sa taong nakatrabaho sa nakaraan. Ang pag-ibig at romansa ang magsasaayos ng sariling pag-uugali.
humanap ng paraan upang hindi magtanim ng sama ng loob na magiging sanhi ng mabigat na away. Iwasang maging sobra at makihalubilo sa mga taong may masamang impluwensya. Makisama sa tao na nagpapahalaga at nagnanais ng maganda sa sarili. Mukhang maganda ang magiging samahan at paghihikayat tungo sa pagbabagong pangpinansyal. Maraming salamat sa Ede, at mamaya lamang po ibibigay namin sa inyo sa aming Facebook page ang horoscope. May magandang tanong si Wilbert Arhina. Sir Bendy, sa Philippine history ba totoong pinapatay ni Aguinaldo si Luna? Yan po ang huling research. Pero gusto ba ninyong matalakay din natin dito? Kasi ang pinakamagandang pagbatayan ng ganyang mga tanong ay ang taong nabuhay at nakasaksi. Matagal kasi bago namatay itong isang bayani nating lumpo, no? Si Apolinario Mabini, may aklat siyang isinulat at meron siyang paninisi sa pagbabago ng Pilipinas na hindi natupad dahil naging tagapayo siya, hindi siya pinakinggan. Kung interesado kayong lahat, paramihan lang po. Gusto ba ninyong i-research ko ang isang aklat na isinulat ni Apolinario Mabini para malinawang kayo sa ibang kasaysayan ng Pilipinas? Kung mas marami ang yes, i-research po natin yan. At naubos na po ang ating oras. Maraming salamat sa ating writer na si Res, at salamat din sa ating cameraman ngayon na si Henry Berjano Jr. Salamat sa Director General na si Bong Aportadera ng Philippine Broadcasting Service, kay Deputy Director General Carlo Villio, kay Director Maki Gayen ni Bong. Salamat kay Sir Alan Alanige, at ang katuwang nating tumututok ngayon, pasalamatan natin si Kuya Jess Batislaong at si Michael Lainez. Maraming salamat mga kuyang, at sa ngalan po ng ating kasamang si Derek Cacho at ang manunulat na si Res, si Benji Felipe nagsasabing hindi pa tapos ang COVID-19. Stay apart, stay smart, stay sharp hanggang sa susunod na kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas.